You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Hindi na nga po lingid sa mamamayang Pilipino ang isyu nga po between the ABS-CBN and our President, Mr. President Duterte. Ito'y matapos nga pong maglabas ng sama ng loob si President Duterte before at lagi pong halos kasama sa kanyang talumpati ang hindi nga po daw paglabas ng ads ng ABS-CBN sa kanyang campaign noon nga pong kasagsagan ng kampanya sa pagiging presidente. Isa pa po yan na discover po ng President Duterte na hindi po nagbabayad ng tamang tax ang nasabing network. Kaya naman dito nag-ugat ang galit ni President sa nasabing network at nangako na hindi ito makakakuha ng at hindi na nga po mapipigilan na ang franchise ay makuha pong muli ng ABS-CBN. Nalalapit na nga po, March 30, ang pinaka-end ng franchise nila. Kaya naman, ngayon ay nagbigay na nga po ng statement ang ABS-CBN nang magsampa nga po ang respond to co-warranto petition filed by OSG. Ayan. So, narito po at basahin po natin ang statement ng ABS-CBN na ayon sa kanila ay we did not violate the law. Sabi ng ABS-CBN, the Office of the Solicitor General's filing of a co-warrant case against ABS-CBN on alleged violation of its franchise appears to be an effort to shut down ABS-CBN to the serious prejudice of millions of Filipinos who rely on the network for news, entertainment, and public service. This allegation cited by the Office of the Solicitor General in his press statement are without merit. ABS-CBN complies with all pertinent laws governing its franchise and has secured all necessary government and regulatory approvals for its business operations. All our broadcast offerings, including KBO, have received the necessary government and regulatory approvals and are not prohibited by our franchise. ABS-CBN holding Philippine deposit receipts of or PDRs were evaluated and approved by the Securities and Exchange Commission and the Philippine Stock Exchange prior its public offering. These are the same instrument used by other broadcast companies to raise capital for the improvement of services. The ownership of ABS-CBN in ABS-CBN Convergence was undertaken under the same law and structures that have been utilized by other telecommunications companies. These are transfers that are approved under the Public Telecommunication Policy Act and are fully compliant with law. We reiterate that everything we do is in accordance with the law. We did not violate the law. This case appears to be an attempt to deprive Filipinos of the services of ABS-CBN. KBO remains one of the cheapest forms of entertainment that we can provide to the public. The capital we have raised from the PDRs has enabled us to provide services to nearly 90% of the Philippines and to our OFWs all over the world. Our work with ABS-CBN Convergence support the government policy of finding ways to bring down the cost of internet access. The Senate, the House of Representatives, and the executive branch have assured the public that our franchise will be allowed to go through the proper renewal process in a fair manner. To that end, the filing of the co-warranto case is ill-timed given that Congress has already resumed its session. We remain committed to our mission to serve the Filipino people, especially at this time when millions of Filipinos rely on our services in delivering information such as the 2019 ENCOV ARD, the development in the Middle East, and update on Taal volcano situation as they relate to our countrymen. So yan po ang napakalinaw na pahayag ng ABS-CBN. At naintindihan po ba nating lahat? So yan, siyempre, tignan po natin ang masasabi ng mga netizen dito mula sa Fashion Police comment. Kasi dito may matututunan kayo, magagaling silang mag-comment or magbigay ng kanilang opinion. Sabi nila, naku po, madadamay ba yung Sky Cable? Kaya
Ayan, so may mga nag-aalala na. Sabi naman nito, ibenta nyo na lang kasi para lahat ng balita e pabor sa poon. Worse than, so medyo, eto, sabi naman ni isa, parang batang nagmamaktol kasi di nabigyan ng candy yung, honestly, isa ako sa mga bumoto sa kanya. Regrets. Ayan. Worst mistake of my life. Next time, pag may mga nag-promise na isolve ang isang national and global problem, in just 6 months, cross them out right away. So, meron pong, marami po ang pumapabor sa pahayag po na ito ng ABS-CBN. Sabi nila, pag binenta, bibilhin niya ng isang VFF na CD. Sabi naman itong isa, what do you expect from this government? They will twist the law, interpret it the way they want to without regard for the spirit in which it was created, and outrightly disobey the law. Nothing can stop them and no one dares to stop them. Wake up, people. Ito naman ang sinabi ng isa, lol, if ABS-CBN didn't do unlawful act, then wala silang dapat katakutan. Doon sila magkita-kita sa Supreme Court, hindi sa Facebook at Twitter. Which is tama naman, may correct itong isang anonymous commentator na ito. So, ito naman ang sinabi ng isa, seryoso ko ba? E di nga dumadaan sa due process eh. Even Congress is angry now sa pero po daw hindi dumadaan sa due process. So, dapat talaga idaan sa due process. Dahil tama nga po yung sinabi ng isa. Kung wala talagang problema, dapat parehong idaan sa due process. Ayan. Pakitagalog na lang, FYI, naayos na po yung tax issue na yan last year pa. So, ito namang isa ay no to ABS-CBN shutdown, no to dictatorship. Yan. Diyan reply, press release yan. Pinagsasabi mo, kailan ba may natupado nangyari sa mga sinasabi? Okay, medyo... Ayan po, nag-uusap-usap sila dito. Sabi nila, nag-uusap kami, friends ko. Sabi nila na pag ni-close ABS-CBN, magra-rally ang mga tao. Kung totoo, sasama ako. Ayan, count me in. Ayan, so mukhang marami na nga po ang pabor ngayon na wag i-shutdown ng ABS-CBN. Sabi naman ng isa, malabo yan kasi malamang may ibang pagmamayari sa ABS. So, management nila ang papalitan. Ito naman, sa husgado na lang po kayo magpaliwanag at sa BIR naman po kayo magbabayad ng mga utang nyo. Eto naman, bayaan mo silang magpaliwanag sa public, sure naman yan na ilalaban din yan sa court. Ang lagay ba, maniniwala kayo sa fake news nyo sa Facebook pero bawal mag-press release ang actual company na tina-target. Nagbabasa, eto naman, eto na naman ang favorite weapon ng soldier na co-warranto daw. Lahat na lang void pag nag-tripan. So, iba-iba yung nakikita natin na suggestion or komento ng mga netizen dito. Sabi nitong isa, ikaw ang gumising, ano to, turn the other cheek at pinagtatanggal mo pa may utang sa Pilipino at dun ka hanga sa company na yan. Ilang decades na tayong pinapaikot ng mga Lopez. Tapos ngayon, they're busted. Ayan kayo, todo tanggol. Buti nga sa kanila ka mo. By the way, I'm not a Duterte supporter, but in this case, I will let the law decide their fate for them. Good riddance sa kanila, matagal na silang may utang. Eto naman, yung sinasabi mong GMO, mga politiko mas magnanakaw. Tax ng bayan, inanakaw yung ABS-CBN ba nagnakaw sa bayan? So mukhang dito sa non-renewal ng franchise ng ABS-CBN, magkakasubukan. Kunyari para sa mahihirap, pero itong kaisa-isang libreng kaligayahan na napapanood ng mga mahihirap, ipapasara pa. So yan. So, bakit hindi hayaan ng BIR na maningil kung talagang may utang? Yun po ang suggestion ng iba. Yung iba daw ay matagal ng bayad. So, sinasabi natin dito, kung wala po talagang problema ang ABS-CBN at wala silang talagang vinayolate na law, for sure kapag po ito ay dinaan sa due process, malalaman naman po yan. Sigurado na magbibigay naman sila ng kanilang ang mga proof na all is well at sila ay walang vinayolate pagdating po sa bayarin ng tax. So, yan po. And hoping no na wag nang magkampi-kampihan. Ang mahalaga ay magkausap between the side of ABS-CBN and President Duterte. Hoping na maging maayos na po ito. And pareho naman silang ginagawa at ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Siyempre, yung mga anti at yung mga hindi anti, magkakaiba po yan ng opinion hanggang sa pati sila magkakaroon na rin ng diskusyonan at hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, ang nais natin ma-resolve ito
ng magandang paraan. So yan po ang ating showbiz na update sa mga nais pong ma-update everyday ng ating channel. Maaari po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe and hit the bell na rin po para po sa inyong fast notification. And thank you for watching Showbiz Snap, images courtesy of President Duterte and ABS-CBN.